Dale, John. Gaya nga ng pinangako ko, i-vlog ko pag naihatid na ang bagahe natin. Ang tanging hiling ko lang sa Cebu Pacific, sana sa susunod, pag meron kayong ganyang cases, ini-inform ninyo agad ang inyong pasahero, hindi yung nagkakagulatan na lang pagdating doon sa destination or naka-arrive na ang passenger, saka pa lang nila malalaman na naiwan ang bagahe. No? Kung mas maiintindihan namin kung sinabing ma-overload kasi tayo, ma'am, kaya hindi isinakay ang inyong bagahe, mako-compromise naman po yung eroplano. As simple as that, hindi po na ilagay dahil ma-overload. No? Mas gugustuhin namin po na hindi tayo mag-overload para maayos ang takbo ng eroplano, maayos pag-alis, maayos ang paglapag. Maiintindihan yun. Walang pasaherong hindi yun maiintindihan. Hindi yung kung ano-ano ang idadahilan tapos hindi naman konkreto ang ibibigay ninyo na rason. So sana lang po malinaw ang rason kung bakit naiwanan ang bagahe. Kung napuno na ang lagayan ng mga bagahe, sabihin po diretso doon sa ano sa mga pasahero. At kanina naihatid ng mga around 3 p.m. mahigit na ihatid ang ating box. Yan, yung bagahing yan. No? Kompleto naman yung laman. Ayan. So, nagpapasalamat tayo sa Cebu Pacific dahil na ibigay, natupad ang kanilang pangakong kinabukasan nila ibibigay. Although, lagpas ng 24 hours, pero dapat nating intindihin, may traffic dito sa Cagayan de Oro. So, ayan na. Naibigay na rin nila sa wakas. Naihatid. No, puno yan. Punong-puno. Maayos naman daw. Dahil hindi ako ang nakatanggap. Dahil meron akong hosting na pinuntahan kanina. May party akong inatinan na ako ang nag-host. So, hindi ako ang nakatanggap. Pero sa akin sila tumawag sa numerong ating ibinigay at naihatid sa address din na ating ibinigay sa kanila. So, maraming salamat Cebu Pacific sa inyong naipangako, natupad na pangako na maihatid ninyo ang aming bagahe. Salamat!